Yo guys, good morning sa inyong lahat and welcome back to my channel. So, andito naman po tayo sa garden ko. It's been a week. Now, papantayin natin tong garden kasi kung mapapansin nyo, bumababa dun sa part na yon. Kasi dati, malalim yon, may hukay. Mayroon kasing budeka dati dyan. Tinambakan ko lang yun. So, as time goes, bumababa yung lupa dun. So, dito sa mataas na part, hilahin ko po yung lupa, papunta po dun hanggang mapantay po sila. And tatanggalin natin to. Tapos yan, gagawa na po tayo ng mga garden beds. Pero bago yun, bibili muna ako ng lupa sa isang pinupunta ko nursery. So, samahan nyo ko. Okay guys, so andito na po tayo sa may secretary. Ayan. So, tulad ng Joyful Honda, nagtitinda sila dito ng lupa, halaman, at mga gamit sa bahay, gardening, whatever na kailangan nyo, meron po dito. So, bibili po tayo ng lupa ngayon na gagamitin sa garden o ipanghalo sa garden natin. And bago tayo kumuha ng lupa, pakita ko muna sa inyo yung mga halaman na sinaling dito. So okay, kung makikita nyo sa likod lang ko, yan po yung mga tinitinda nila ngayon. So yan po ang mga itatanim ngayon, early ng gardening season dito sa Japan. Mostly mga cabbage, broccoli, cauliflower, lettuce, negi or yung sili na haba lang. And ito naman po yung mga iba-iba nilang klase ng fruit trees. So, mostly karamihan dito meron akong nabili or meron ako sa garden ko. Pero again, hindi ko po kailangan bumili lahat. So, yung mga kailangan lang ang bibilihin natin. And as of now, wala akong nakita na kailangan ko pambili na halaman or para sa garden ko. Ang mainly kailangan natin is lupa. So, lupa lang bibili natin dito sa lugar na to kasi wala pa sila na inilalabas na yung kailangan natin. So, tingin tayo ng lupa. So, support tayo na itong cart. So, dito marami silang klase ng lupa, compost, soil mixture para sa mga planter boxes. Tulad nito, ito yung sa tagal na nagtatrim ko dito sa Japan or gumagamit ng lupa na ito. Ito ang pinakamaganda para sa planter boxes. Ready mix na po ito. Ilalagay nyo na lang and tatanan ng halaman. And kung gusto nyo naman gumawa ng sarili nyo mix, marami ditong klase ng mix. Pero again, ito para sa planter box, mga paso. Ready po, gagamitin na lang. Ito po ang para sa akin is the best. Tapos, maraming, again, marami sila para sa mga bulaklak lang. Ayan, mixture. Meron sila para sa mga vegetables. Mga bulaklak, pero sila dito yung mga buga or ginagamit sa bonsai na ang tawag na ba ito? Akadama, say. Medyo natagal lang bago ko naalala.
Hadama, marami din sila klase ng hadama, mula maliit hanggang pinakamalaki. Yan po, puro bunga po yan. Gamit po sa paghahalaman o ng pagtatanim ng bonsai. And dito tayo. Meron din sila dito mga fertilizers na tinda, mulch, mga bato, buga, kahoy, ipa, mga klase ng panambak. Meron din silang mga ideal mixes para halimbawa kung pampatatas lang, yun lang ang gagamitin nyo. Meron pa rin sa bulaklak, sa pipino. Mostly na pag-aralan na po kasi nila yung mga kailangan na mixes or mga gusto ng halaman na klase ng lupa. So nagtitinda po sila dito. Meron po sila na, so mamimili na lang kayo kung anong kakailangan nyo. And dito po mga mulches at fertilizers. So kung ano mga gusto nyo gamitin, meron po sila dito. Kung ayaw nyo naman gumamit ng mga fertilizers, wala din pong problema. Marami din sila dito mga natural na mixes tulad ng compost. Meron din sila dito ng ipa ng palay. Ginagamit po yun sa panambak. Ito. Ito yung perlite. So, ito ginagamit ko to sa mga pag yung di ba to sa mga tunawan ng bakal. Pero yan ginagamit din sa paghalaman dito. Ito yung sinunog na ipa ng palay. So, pero now ang kailangan natin is kailangan po natin is ang mixture para sa garden natin. So, hindi na po natin gagamitin yung planter mix natin kasi ginagamit natin yung sa paso. Sorry. So, ito po ang bibiliin ko. Ito naman po para sa garden. Pangahalo natin doon sa lupa natin na meron na tayo. So, hakotin ko lang po. Samantala, okay muna tayo dito. Magdadagdag na lang tayo later. And now po naman tayo ng animal manure. So, andito na po ulit tayo. Nakabili na tayo ng lupa. Nasa may truck ko. Now, una po natin gagawin is tatanggalin po natin to. Itong mga planters na nilagay natin last year kasi tulad din sinabi ko, pag kumapal po yung mga strawberries dito, tatatawigan po nila yung liwanag na papasok sa greenhouse. So, alisin ko po yan. And now, every year kasi, binabago ko yung layout ng garden ko at pinag-aaralan ko kung ano mas magandang position ng mga halaman. And nirorotate ko ang mga pwesto nila kasi ang ibang halaman na tinatanim ko dito hindi nyo pwedeng continuous na itanim sa isang lugar yearly. Kailangan baguhin yung pwesto. So, this time, yung patatas ko dito ko po ilalagay.
kasi ang kailangan ko siya sa kanila, direct sunlight. So again, una kong gagawin is aalisin ko to. Kung meron tayo mapagpupwesto na iba, gagamitin ko ulit sila. Kung hindi, kung wala naman, so hindi ko na sila gagamitin, baka sirain ko na lang yun. Okay, so nabaklas na po natin yung mga planter boxes. Now, lilinisin ko na to. Gagawa tayo ng garden bed. Pero before that, i-trim ko lang ng konti itong pineapple guava na. Kailangan natin tanggal ito, kung hindi dadami po sila ng dadami. So okay na tayo guys. Ayun po, ngayon lalagyan lang natin to ng lupa na binili natin, then animal manure, then mimix natin sa lupa at mag-umpisa na tayo magtanim dito. Again, ang itatanim ko dito ay patatas. So meron akong itatanim ngayon na bago, yung malalaking patatas na binibili ko and yung purple potato. So pakapagsamahin ko na lang sila kasi dalawa lang naman yung patatas sa malaki na tatanim ko. And again, ito po yung mga planter boxes na ginawa natin last year. Hindi ko pa rin sigurado kung saan ko sila ilalagay. Kung mayroon may gusto, baka ipamigay ko. If not, again, baka sarayin ko na lang sila. Okay, so ang gagamitin po natin ay itong
garden soil mix na binili natin kanina. So, mula dito hanggang doon lang gagawin kong bed. Kaya ihahalo lang natin ito. Next, itong process na animal manure. Okay, mga ganong karami lang. Hindi natin kailangan ng sobrang dami. Dahil pag sumobra naman ng dami, mabubulok lang yung itatarim yung halaman dyan. So, ang gagawin natin paghalo is direct. So, kung saan tayo magtatrim, doon natin lalagay yung mga ihahalo natin sa lupa. Then, mimix lang natin. So, ganun lang po pasimple yung paggawa ng garden bed. Now, lalagyan lang natin ng plastic. Tapos, mag-rubis na natin magtanim. So, okay guys, ito po yung binili ko last year na plastic. And gagabitin po natin itong natira dito sa kama ng patatas na itatanim natin. Okay na. So, maring naisip nyo bakit ko ginawa to o nilagay ng plastic. Ito po, ang dahilan po dito ay una, para matrap po yung moisture sa loob. So, hindi nyo masyadong kailangan silang tubigan. And pangalawa, sa weeds or mga damo. Pag ngayon ito, natakip, may iwasan yung magtutubuan ng mga damo dyan. So, yun po ang main purpose natin. So now, kunin ko na yung patatas. So, okay guys, meron po tayong dalawang klase ng patatas dito. Una, yung purple potatoes na tinatarim ko every year. Matagal na po sa akin ang variety na to. Tinatarim ko sila every year. Ito rin po yung ginamit kong pang gawa ng ube, ube halaya. And actually maganda siya kaya hindi ko siya inaalis sa garden ko. And ito naman kabibili ko lang to. Kasi maganda siya. Kaya tinira ko itong isang to. And sasamahan natin dito. Okay, so nakagawa po tayo ng 12 butas. And ito pong malaking patatas, hahatiin po natin. Tatanim natin doon. Tapos yung iba sa purple potatoes na po. So, ang pagtatanim ng patatas, actually, pwede nyo silang itanim ng as is. Ganitong kalalaki. Or, kung gusto nyo mas makarami ng similya, hatiin nyo lang.
Basta siguraduhin nyo na meron sila yung mga sibol. So, ngayon meron na po tayong 4 na binhi. So now, tatanimin natin sila. Now, yung purple potatoes naman natin. So okay guys, tapos na po tayo magtanim ng ating purple potatoes and sinamahan natin ng malaking patatas this time. And kung nagustuhan niyo po ang video na to, marami pa po sa channel ko, iba-iba pong klase mga tinatanim ko. Meron tayong white strawberries, may kamoting kahoy. Pakicheck na lang po yung channel ko and syempre paki-watch na yung mga videos ko doon. And kung nagustuhan niyo po ang klase ng video na ganito na binagi ko sa inyo, pakilike naman po, share sa mga kaibigan nyo, and subscribe na rin po to my channel. Learning as I go, -John Kern. Ingat po tayo lang pala.